my body, which will be given up for you. In a similar way, when Samuel was ascended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Thank you.
always be far seen and safe from all distress. As we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. Thank you.
Pananalig para sa mga biktima ng extrajudicial killings, para sa kanilang naiwang pamilya at sa mga kaluluwa sa purgatorio sa pagtulog ng kampana sa kapawalo ng gabi. Ama namin na sa langit sa inyong dakilang pag-ibig, nilikhan niyo kami na inyong kawangis. Pinagkalooban niyo kami ng buhay na dapat namin igala, pangalagaan at mahalin. Buong kababaan mo namin inigil na patigilin na ninyo ang extrajudicial killings dito sa aming bansa. Kaawaan ko ninyo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa ng EJT. Naway ang kanilang naiwang mga pamilya ay magkamit ang katarungan, hindi mawalan ng kinabubuhay. Manatiliwa ang kanilang pag-asa sa iyo ng hanggang haba at sa buhay na walang hanggan. Ipagkalagay ninyo na ang mga nagtutulak at gumagamit ng legal na droga ay magkaroon ng lakas na loob at tumigil na. Gayun din naman naway ang mga sumuko na ay magsusumikap na magbabang buhay. Ay huling makapagsimula at huwag mapahama. Naway ang mga may kapangyarihan ay matutong magpahalaga sa buhay bilang kaloob ng Diyos. Naway maging instrument sila ng pagliligtas at hindi maging sabihin ng anumang kapahamakan ng kapot. Kasabay ng pagtubog ng mga kampana, ipinapanalangin namin ang mga kaluluwa ng mga kapatid namin naging biktima ng extrajudicial killings. At lahat ng mga mahal namin yung sa inyong awa at haba, maranasan mo nila ang walang hanggang kapayapaan at kagalakan kaisa ninyo sa kalangitan. Hinihing namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. San Pedro Calixto, San Pablo ng Ermitanyo, San Martin Nicolas, patron ng mga may sakit. Pagsigay po na. O God, who have willed that we be partakers in the one bread and one chalice, grant us, we pray, so that we, that made one in Christ, we may joyfully bear fruit for the salvation of the world. Through Christ our Lord, amen. Please be seated for some announcements. Ang darating po natin po ay pagdating ng araw ng mga sakit, ang kamistahan ng Ama Beret ng Lourdes. So ang lahat po ng mga may sakit ay naanyahan kung maaarawalin kayo sa pagdurubong ng misa ay kayo isang bahagi ng husa ay ipagdarasal natin at magkakaroon din tayo ng pagpapain ng isang para po sa mga may sakit. So sa lahat ng misa namin sa Linggo, kasi may mga misa rin tayo sa mga villages. So, yun ay inaanyahan ng lahat ng mga may sakit. Pwede rin dito, kasi dalawang misa namin dito, umaga at saka gabi, kung saan sa tingin yung mas conveniente na makararamdaman kayo. So yun ay ating pagkakataon. Ang ating po Miyerkules na abo ay pumatak sa araw ng mga puso, February 14. Kaya paalala ko sa February 14 ay panahon ng pag-aayuno at abstinensya. One full meal, sa buong pagkain lamang. Hindi pagkain ng karne. So, para po maging maliwag, kung sakali mo kayo mabili, hindi ka rin maging one full meal. At, pakidala na rin po kung ang inyong mga palaspas, yung mga binibigusin na namin palaspas na nakarang taon, pakidala na po at inyong pinagamit namin para po sa ating pagkapahin ng abo. Kaysa
Thanks.